Maligayang pagdating sa langit! Napag-isipan mo na ba ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay mamatay? Opo, pero minsan natatakot ako. Alam mo ba na hindi ka dapat matakot sa kamatayan? Talaga po? Oo. Dahil ngayon pa lang, ay pwede ka nang makatiyak na sa langit ka pupunta matapos kang mamatay. Wow! Mahal ka ng Diyos at ikaw ay nilikha upang maging malapit sa Kanya. Pero may isang problema. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Akin yan! Akin to! Ang kasalanan ay anumang masamang bagay na ating sinasabi, iniisip, at ginagawa. Tulad ng pagsisinungaling, pandaraya, at pagiging makasarili. Ang tunay na kasiyahan ng buhay ay sa Diyos lamang nagmumula. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo'y nahiwalay sa Diyos. Kung ihihiwalay mo ang bulaklak sa kanyang ugat, ito ay mamamatay. Ganun din, tayo ay mamamatay dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa impyerno kapag tayo ay namatay. Ha? Paano kung subukan kong maging mabuti? Hindi sapat ang pagiging mabuti para makarating sa langit. Eh, paano kung nagdadasal at lagi naman ako nagsisimba? Hindi pa rin sapat iyon. Eh, kung maging mabait ako sa aking kapatid? Hindi pa rin. Dahil hindi sapat ang maging mabait para maalis ang ating mga kasalanan. Kung ganun, may malaki pala akong problema. Ano ang dapat kong gawin? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan. Para sa akin? Dahil si Jesus ay tunay na Diyos at tao, siya ay pwedeng mamatay para sa iyo at para sa akin. Isipin mo na para siyang isang kaibigan na nagtulak sa iyo palayo sa kalsada para hindi ka masagasaan ng mabilis na sasakyan at siya ang namatay. Tumabi ka! Mahal na mahal ka ni Jesus. Namatay siya sa halip na ikaw upang mapatawad ka at manirahan ng walang hanggan doon sa langit. Sa ikatlong araw ng pagkamatay ni Jesus, siya ay muli nabuhay at ngayon, siya ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan katulad ng isang libreng regalo. Libre? Oo, ginawa ni Jesus ang lahat upang maibalik tayo sa Diyos. Kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala kay Jesus ay tulad ng pagsakay sa eroplano. Kailangan mo pa bang itampay ang iyong mga kamay para lumipad ng eroplano? Siyempre hindi na. Kailangan ko lang magtiwala sa piloto. Ganun din. Wala ka rin magagawa upang matulungan si Jesus na iligtas ka. Magtiwala lang sa Kanya. Tama! Ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16.
Meron bang hadlang para ikaw ay magtiwala kay Jesus ngayon? Wala po. Ito ang pinakamahalagang desisyon na iyong gagawin. Nais mo bang magtiwala kay Jesus? Opo. Bakit hindi mo sabihin sa Kanya ngayon? Sige po. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay muling nabuhay. Ngayon tinatanggap kita sa aking puso. Nagtitiwala po ako sa iyo lamang. Salamat po sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat din po sa pagpasok mo sa aking puso at pagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May magagandang pangako ang Diyos sa bawat magtitiwala kay Jesus. Ngayon, ikaw ay nagtiwala kay Jesus. Ikaw ay isinilang at kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Ngayon ang araw ng aking spiritual na kaarawan. Mula ngayon, ang Diyos na ang iyong magiging matuwid at mabuting ama magpakailanman. Wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos ang magiging kasama mo palagi. Sakaling ikay mamatay, dadalhin ka ng Diyos doon sa langit para makasama niya. Hindi na ako makapaghintay na sabihin din ito sa aking mga kaibigan.